Yon, welcome back to my YouTube channel. Andito ako ngayon para i-unbox yung helmet na binili natin kay Sir Jay, yung in-order natin. Bali, ito yung Facebook page niya para maka-order kayo sa kanya. Ayan, makikita nyo dyan. I-chat nyo lang siya dyan para maka-order kayo sa kanya. Mabait siya at mabuting kausap na mabait na tao at mapapagkatiwalaan. Kaya yon, masarap pumorder sa kanya at ayos kausap. At yun sir, salamat sa iyo sa pag-deliver mo ng helmet na in-order ko sa iyo. Nagpapasalamat ako kasi kahit na galing ka pang Caloocan, galing ka pa ng Manila, dinala mo dito sa Laguna para lang makuha itong order ko. Maraming salamat sa iyo at God bless. Sir G, isa kang bayani para sa pamilya mo kasi sobrang sipag mo. Nakikita ko doon sa mga post mo kung saan ka nagpupunta. Isa kang bayani para sa pamilya mo kasi sinusuo mo yung mga panganib. Yung panganib ng COVID, yung panganib ng pagmumotor sa araw-araw. Nandiyan ka sa kalsada kasi talaga, bilib ako sa iyo. Napakasipag mo. Pero para sa mga traffic enforcer, sa mga buaya ng lansangan, hindi tayo bayani. Hindi bayani yung mga nagmumotor para sa kanila. Parang hindi tayo mapapagkatiwalaan, parang napakasama natin para sa kanila. Kasi tayo lang lagi ang hinuhuli nila, tayo lang lagi ang chine-checkpoint. Para sa kanila, dapat maging parehas lang tayo. Kasi well, hindi naman tayo gumagawa ng masama, di ba? Para sa kabutihan lang yung ginagawa natin, nagmumotor tayo para kumita ng pera, para gamitin sa trabaho, hindi para gamitin sa kasamaan. Kaya nagtataka ako kung bakit motor lang ang pinag-iinitan lagi ng mga enforcer na yan, lalo na yung mga buhaya sa lansangan. Ikikwento ako sa inyo, ito ay taong 2014, nung mga panahong alas 10 ng gabi. Bali, pag-out ko galing sa trabaho, nagulat ako kasi may checkpoint. Kasi nga, ay siyempre nakakagulat kasi unang-una, hindi nakarehistro yung motor ko. Kasi mali yun, dapat laging nakarehistro yung motor mo para sa siguridad mo at siguridad ng mga nakakasabay mo, dapat lagi nakarehistro, updated lagi. Kaya alam ko, tinatanggap ko na kasalanan ko yun. Kaya lang, ang hindi ko matanggap ay sabi nila, hindi ako tinigitan. Ano, ang nangyari ganito. Sabi, magbigay lang daw ako ng 1-2 at tutulungan nila na ako at hindi na ako pupunta ng opisina. Tutulungan nila ako para mas mapabilis yung proseso at hindi na nila ako tikitan. Parang ganun yung mangyayari. Nagdeklamo ako sa kanila, sabi ko, wala sir akong ganyang halaga, wala akong 1-2, wala akong pera. Eh, kaya ang mangyayari sir, tikitan nyo na lang ako para mapag-ipunan ko at matubos ko yung ano, yung ticket ko. Ganun na lang ang mangyayari kasi sa ngayong gabi wala akong pera. Pero tumalikod yung ano, yung mismong nag-checkpoint sa akin, yung nagtingin ng aking lisensya at saka rehistro. Ang ginawa niya, kinausap niya yung kasama niya, tapos ang nangyari, biglang bumalik sa akin. Tapos nagsalita ako, sabi ko, sir, wala talaga akong kapera-pera, tikitan nyo na lang ako. Meron ako dito, 80 pesos. Alam mo, ang nakakagulat dyan, ang sabi niya, okay na yan, 80 pesos, pwede na yan. Sabi, binalik sa akin yung lisensya ko. Ang nangyari, ang nakakatawa dun, ang halagang 80 pesos pinatos nila para sa karangalan nila. Pinagpalit nila yung uniform nila para lang sa 80 pesos, di ba? Nakakatawa. Pero ayos na din, umalis na rin ako para baka mapalaki pa at baka ako'y tuluyan ng antikitan. E di, umalis na ako. Pero mali yun, dapat lagi nakarehistro ang motor mo, updated ka, lagi kang lisensya mo ay laging updated, naka-renew para hindi ka basta-basta huhulihin. Kasi nung mga panahong yun, wala pa silang takot. Kasi nung mga 2014, panahong ganyan, hindi pa uso yung video-video. Kaya siguro, hindi pa sila natatakot na yun, humingi ng pera sa'yo na pag nahuli ka, hihingan ka nalang ng pera. Hindi ka nalang titikitan. At may kasama nga pala ako nun, si paring Mark De La Torre. Pare, shoutout nga pala sa'yo, paring Mark. Minsan pupunta ako dyan sa Batangas, mag-iinom tayo, pare. Mga ilang buwan na din, ako hindi nakakapunta eh. Sa inaanak ko, ang laki na ng utang ko simula nung, ano no, 7 taon na ba yan para o 6? Malaki na ng utang ko, malay mo, pag mapag-ipunan ko, kahit 5 piso lang. At ayun, dito na tayo, i-unbox na natin yung ating biniling helmet kay Parang G. Ito yon, ang brand niya ay KYT. Yan, matagal namin tong hinanap, bali, ang daming online na pinuntahan namin, tapos yung sa San Pablo, inikot namin yung San Pablo, at halos yung Kalamba para lang makakuha ng KYT na ganito yung gusto naming kulay. Tapos yung medyo matagal na din yata to, 3 taon na ba to, 4 na taong nailabas to, pero yun, nagagandahan ako dito kasi nga medyo maliit ang shell nito. Ay papakita ko sa inyo para naman ay makita nyo din syempre, di ba?
Ah, bali ito na yung lagayan niya. Yung QYT natin. Tapos may bag. Yan, nakalagay sa bag yung helmet. Para hindi magasgas. Maganda yung bag niya, ano, makapal. Hindi katulad nung libre lang doon sa, ano, sa rider. Doon sa binili ko rider. Libre lang yung helmet. Pero manipis yung bag niya. Pero ito, ito, ipapakita ko na sa inyo itong helmet. Ayan, makita nyo ang kulay. Ito siya, oh. Leopard Natural. Leopard, ayan. Ayan. Ganda, di ba? Oh. Napakaliit lang ng shell. Napakakinis. Ganda ng kulay. Sa personal, napasobrang ganda ng kulay nito. Tapos yung pinakang kabitan niya dito, yung lock niya, kung mapapansin nyo. Mas safe ito kasi dun, kaysa dun sa basta hinuhugot lang, katulad dun sa mga ibang helmet. Ito kasi safe kasi iipit mo ito dito. Ito yung mga sinaunang ano, lock. Talagang ito yung safe na safe to. Kahit tumataw ang ulo mo, hindi ito matatanggal lang basta-basta. At oo nga pala, nakabili lang kami ng helmet na to dahil sa barya. Kasi nag-iipon kami. Yung halimbawa, ito isang taon, tatlong buwan kami bago nakabili kasi nag-iipon kami ng barya, papiso-piso, limang piso. Pag may sukli, nuhulog namin sa alkansya para lang makabili. Kaya dapat, mahalin natin ang barya. Kasi hindi mabubuo ang 1,000 mo kung kulang ng piso. Bars! Diba, tandaan nyo yan. Kaya kung gusto nyong makabili o kung anong gusto nyong ano, makamit, mag-ipon lang kayo. Sigurado, mabibili nyo yung gusto nyo. Kasi wala namang imposible kay God. Ibibigyan nyo yan sa'yo, basta maniwala ka lang sa kanya at laging magdasal. Ang bili ko nga pala nito, bale 47 kay Sir G. Yung iba may 49, iba-ibang kanilang ano, presyo kasi nga yung iba hindi mo iba rin ang kinukuna, siyempre kailangan na lang kumita, medyo malayo kanya, medyo mataas-taas ang presyo. Ay makikita nyo, mayroon kaming kaunting video ni Sir G nung inabot niya to sa akin kanina, nung kinuha ko dun sa labas nung subdivision namin. At yun, hanggang dito na lang at maraming marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye! I love you all! God bless! Bang! Ito ang tandaan nyo, mahalin nyo ang barya kasi hindi nga mabubuo ang 1,000 nyo kung kulang ng piso! Bars! Bebe! Hello.